how he died. Nakita ko lang sa vision ko to, pero duda ko, totoo. Pero nasa iyo na admin kung maniniwala ka o hindi. Basta yung sa akin, nagkwento lang ako sa iyo. Anyway, heto na. Alam ko sa sarili ko na Pinas ang pinagkamatayan niya dahil kitang-kita ko sa vision ko na Hundred Islands ang lugar na yon dahil sa itsura at view pa lang nito. Tanggalin mo na lang yung mga natayong gusali at kung ano pa mang nakatayo at sa instruktura na nakatayo ngayon, dito siyang-siya ang itsura niya. Pagbaba pa lang niya sa maliit na bangka ay ramdam na niya ang mga nakapaligid sa kanyang nilalang na mahaba ang mga pangil at mga mukhang bampira. Na tila alam na agad nila na dadating siya at handa siyang patayin kahit anong oras. Pero nanatili siyang kalmado at nagpatuloy na inayos ang iba pang sandata na dala niya. Alam din naman niya na hindi siya nag-iisa at paparating na din ang iba pa niyang mga kasama. Na sadyang nauna lang siya sa pagdating sa isla ng Pilipinas. At ito nga ay ang Hundred Islands nang matapos siyang magsiga at magpausok para kung anumang senyales ay isa-isang lumabas agad ang mga bampira na sinugod siya habang hindi dumadating ang iba pa niyang mga kasama. Sabay ng malalaking alon at pagdalak ng mga dugo at nagiging abon ng katawan na nawawala ng buhay ang mga bampira. At sa bawat galaw ng katawan niya ay parang hindi ordinaryong tao ang mga kilos na ginagawa niya na hindi kayang gawin ng kung sino mang mortal. Bawat hampas ng kanyang short sword, unti-unti ding nauubos ang mga nakapaligid na bampira sa kanila. Hanggang sa dumating ang iba pa niyang mga kasama. Na parang walang nangyari sa kanya at pinagpatuloy lang ang pag-aayos ng mga gamit at sandata na dala nila hanggang sa natapos na pag-aayos ng gamit at naglakbay papuntang norte. Kasing bigat ng kalasag at sibat ang pagtapak sa lupa ng isa niyang kasama na hindi niya napansin na malubha ang kalagayan dahil sa sakit at inaapoy ito ng lagnat. Hinubad niya ang iba pang baluti nito at pinagpahinga saglit para umayos ng konti ang pakiramdam nito. Lima silang nagpapahinga kabilang ang babae na inaapoy ng lagnat. Kumuha siya ng mga halamang gamot malapit sa kampo para magamot ang isang kasamang babae na kasintahan niya. Maputi at maganda ang babae na nakikita ko. Inalalayan niya ito at tinabihan habang malalim ang gabi. Kinaumagahan ay naglakbay muli sila patungong norte. Habang naglalakbay ay nagtataka kung bakit tahimik at alang ibang taong nakakasalubong ang grupo. Lumipas ang araw at tumirik na ulit ang bilog na buwan sa kalangitan at sinabi niya sa mga kasama niya na maghanda at may paparating na mga kalaban. Hindi nga siya nagkamali sa sabi nito at biglang nagsilabasan ang mga bampirang kumalaban sa kanila. Hindi gaanong may ipagtanggol ng kasintahan ang sarili kaya tumikit ito sa kanya at sumabay na lumaban at ubos nila ang mga kalaban paunti-unti. Pagod na pagod ng kanyang kasintahan na babae. Tila mas lumalala ang karamdaman nito. Muli silang bumuo ng kampo sa gitna ng daan at nagpahinga muli. At muli ay naghagilap siya ng mga halamang gamot na para ipanggamot sa kasintahan. Na di nagtagal ay muling nagpahinga katabi ng kasintahan. Maya-maya pa ay bigla itong nagising sa ingay ng tatlo pa niyang mga kasama. Inaatake pala sila. Bumangon ito at ipinagtanggol ang mga kasama ng mabilisang pag-atake ng mga bampirang kalaban nito. Pero hindi niya napansin na unti-unti na palang winawakasan ng isang bampira ang kanyang kasintahan. Kakaiba ito sa mga nakalaban niya. Mas mukhang mas matanda kaysa sa iba. At agad na pumunta sa lugar ng kanyang kasintahan. Pero hindi na niya naabutan ito ng buhay. Wala na ang kanyang kasintahan. Pinatay ng isa sa mga kalaban niya na puno ng galit ang kanyang isip at lumabas ang pambihirang lakas nito at nababalot na siya ng itim na aura. Ipinabalik niya ang kanyang mga kasama at gusto niyang magpatuloy na mag-isa. Ipinadala na rin niya ang katawan ng kanyang kasintahan na wala ng buhay. At muling nagpatuloy sa paglalakbay sa di kalayuan ay may napansin siyang kuweba
at pasikat na rin ang araw. Dali-dali siyang nagpunta dito at dito. Natuntun niya ang kuta ng mga kalaban niyang bampira. Hawak ang kalasag at si Bat nagpatuloy na mag-isa at sumugod habang pasikat na ang araw. Ngunit sa loob ng kuweba at madilim ay puno ng mga kalaban. Naghagi siya ng apoy at pulbura para mabulabog ang mga ito at malitong sa pag-atake niya. Ilan lang namatay, mayroon na lamang siyang 2 supot ng pulbura para sa laban niya at kaunting apoy para sa liwanag na dala niya. Napatay pa niya ang ilan sa mga bampira at lumabas ng malaki ang matandang bampira na kumuha sa buhay ng kasintahan niya. Ilang throwing knife ang naihagis niya na sinamahan na din niya ng lason na sinisigurado ang pagkamatay nito. Nanghina at natalo niya ang malaking bampira. Nang bigla siyang magulat at may lumabas pa na mas matandang bampira sa dulo ng kuweba. At biglaan siyang inatake nito. Pagod at kulang na ang gamit niya. Nasira na rin ang kalasag ng kanyang kasintahan at ang natitira lang ay ang short sword at ang pulbura niya. Naubusan na ng lakas habang ang kalaban ay unti-unti siyang inihahampas sa loob ng kuweba. Duguan na siya pero pilit pa rin siyang lumalaban. At bigla na lang siyang tinusok ng nabaling sibat ng kanyang kasintahan. At bumulong ito sa kanya na hihintayin niya ulit ang araw na magkalaban muli silang 2. Unti-unti na siyang binawian ng buhay habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Na iniisip niya na hindi na maipagtatanggol ang babaeng kanyang pinakamamahal. Nasa sa inyo na po, admin, kung maniniwala kayo sa akin o hindi.